Oh, libre na 'yon. Imagine para malinaw, ah, anong klaseng session 'yan? Kasi syempre iba 'yung naririnig natin sa hair ba, pot session ba, Brazilian treatment po. Kaya ating Angelita, eto kausap natin si Maggie. Alam mo si Maggie, nakikita ko naman siyempre na pangunahan ng galit o ng inis. Oh. Pero nakikita ko naman na si ate Maggie, eh mabuti din ang kanyang puso. Kung sakali ba ng mga humingi ng paumanhin si aling Angelita, pumunta rin sa customer, humingi rin siya na sorry, pati na sa inyo, eh mapagbibigyan nyo ba sila na manumbahal ulit niya sa trabaho niya? Bakit bang pwedeng mabigyan natin ng isa pang... Eh ako naman po, malambot naman ang puso ko. Ang problema lang kasi sa kanya, nung na-damage niya ang hair, hindi na siya pumasok, hindi siya nagpaliwanag sa akin. Tinanggal niyo, ora mismo. Bigla na lang siyang hindi pumaya, hindi siya pumasok. Kaya tinawagan ko siya nung kinabukasan, kinagabihan, na huwag ka nang tuloy pumasok, dire-diretso ka nang magbakasyon dahil nakasira ka nang buhok. Dapat na mamamang halita, hindi muna ka, dapat pumasok pa rin kayo, o kaya nung hingi kayo na sorry, hinarap ko si Mamadji, pati yung customer, para makita yung sisir din ng pagsisisi na nagkamali kayo. Eh, hindi pala kayo pumasok naman, aling ang hilita ka. Hindi, ganito po yun. Hindi ko pa naman po alam kung talagang damage na po yung buhok niya. Kaya, hindi ko po muna sinabi sa kanya. Yun nga, napag-usapan namin ng customer ko na ayusin ko na lang kasi nga balak niyang magdemanda doon sa manicurista ko, at syempre natakot din ako baka madamay yung salon, papatawag ako doon, parang may tendency na baka ipasara ako, kaya nakipag-arreglo ako sa kanya na ayusin ko na lang, magkaroon tayo ng treatment dyan weekly, yung Brazilian keratin, so pumayag naman po siya. Sige, ikaw muna, Ate Angelita, anong gusto mong sabihin sa customer? Kung sakasakaling nanonood siya ngayon, syempre kasi siya ang pinag-uusapan, nakatutok yan. Anong gusto mong sabihin? Ang sasabihin ko na lang po, pupuntaan po siya sa bahay nila o ayusin na lang namin po yung buhok niya. Papatulong po ako dun sa, dyan po kay Ma'am Maggie, para ayusin po namin yung buhok niya. Oh, sige, Ate Angelita, anong gusto mong sabihin ngayon kay Ate Maggie? Dahil nakikita ko naman na mukhang maayos natin to. Anong gusto mong sabihin po kay... Miss Maggie. Gusto ko lang po, sana mapagbigyan niya pa ako para magkaroon uli ng trabaho para sa apo ko po, sa mga anak ko. Bigyan niya pa ako ng pagkakataon, hindi na po ako makikialam.